Good afternoon, ladies and gentlemen. We're back, mga kaibigan, para sa day 2 ng Just ML Challengers Cup. This is Challengers Edition, rather. So, for this time, mga kaibigan, first series natin, next play for Danger Solid versus Archangel. Your team is banned. For this very cool game, ako si Zeus, and here with me is Ate Chantel. Your team is picking. Reminder, 500 shares equals 500 tayo. Masasabi ni Jesus kanina, pag okay. Yun, no? Tama ka dyan. Bukit pinaalala mo, Ate Shanti. For that, oops, wala ka, Ate Shanti. Naman. Okay, yun, okay na. Ay, sa Facebook pala tayo dapat ngayon. Okay, di ba? Tama. Sige, mamaya, second series. Ay, mid second. Pero yun na nga, na sinabi namin ni Shanti kanina. If you reach 2,000 viewers, another 500 diamonds ang mabibigay natin. Aside from every 500 shares, 500 diamonds. Yung dalawa na ang goal mo na pwede gawin. It's either make it happen through sharing or having a concurrent 2,000 viewers. Yun lang, kahit alin lang doon mga besties, mamimigay kami ng 500 diamonds palagi. Ayan, okay? Ayan. Okay, guys. So, eto na. Okay ba ako? Okay na ako? Okay na. So far. Sige, baka mamaya medyo nagalaw ko lang. Kagabi naka-live din ako, yung pala naka-mute lang yung headset ko, akala ko. Kaja, may mute pala tong HyperX. But anyways, this is brought to you by UniPHR Mobile and SteelSeries. Mga pala, mga besties. Siyempre, itong mga tropa natin na to, hindi natin na makakalimutan yan. Thank you so much nga pala, UniPHR Mobile and SteelSeries, for supporting JustM, especially kahit alam natin na out of office yung mga sponsors natin. Ito yung parang sila naman yung mga support sa atin. Sarang sa inyo na victory natin dyan. Yung mga 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 solid na kung kami na dito yung isa sa mga ginagamit talaga na heroes or nakasanayan na ginagamitin ni Kuya Chester na NXP, and that is Natalia. Oo nga, tama ka dyan, Ate Shanti. So, open pa naman. Not really open na pick na nga kamo for NXP Predator Solid na Natalia dito. So, tingnan natin how this is going to maximize this one. Kasi kadalasan nakita natin before na kagawa daw ng ulti niyan. Your team is banning. Natin kung hanggang ngayon, season 2 na tayo ng Challengers Edition, effective pa rin ba ang kanyang Natalia? And especially, si H2O naman ang gagamit ng Blood. Oo nga pala. Your team is banning. Sila din, si Renny J din, comfort pick nila. But anyways, Archangel, nakita naman natin na grabe ang pinagganda ng... Grabe nag-evolve yung performance nila recently sa mga tournaments natin. And dito si Sakuragi, saka si Saksa ang mga inaabangan natin ng players. Ano yun? Ako nga rin. Nakitaala sa kanila na yung pala ng brightness. Hindi mo makikita ang mga best job. So ayan, ako muna dito. Your team is picking. Live shoutout pala kay Kumiya Mark. Ayan, nanonood. Ulit mo, pangalan mo, pang my day to my day. Legit pa yun, Mark? Legit po ba yung fansay na hindi? Pakasabi na lang po, send mga 10KCP sa Chantel po na account. Ayan, shoutout sa'yo, Kumiya Combs. Ayan, nanonood pala si Idol Combs. X4, your team is picking. Shoutout sa'yo. Kufra. Shanti, ako. Ikaw naman, dyan. Mamaya. Eh, si Angelo Panter rin pala. Ayan, shoutout mo rin sa'yo, Shanti, si Angelo Panter. Ayan, kay Tobo ko naman, shoutout din. Si Mark Comilla, si Necro TV. Oh, kilala ko na naman. kilala kayo, ha? Kahapon, ha? Basta natuwa talaga ako nung kahapon sa replay. Kitang-kita sa camera si Chantel, eh. Natrap ka nun, eh, di ba? Kumenta rin siya kasi hindi ako nakapag-refresh. Oo, nakita ako nga rin yun, eh.
love. Puti pa naman din ako bago ano eh. Nag-iba na yung itsura ng character ko. Ayun na naman tayo. Puro ano na naman tayo. Next time, baka mawala na kami ng trabaho. Oo, kakaragnarok. ML yung kinakas namin mga bestie, pero Ragnarok yung napag-uusapan namin. By the way, sa mga tropang nagra-Ragnarok dyan, i-promote na rin namin to. Lupon Ro, ayan, Lupon Ragnarok Online. Low-rate server lang po kami doon ni Ate Shanti. Naglalaro kami doon, especially ngayong kung may mga PC kayo dyan sa bahay, makita nyo kami doon. Maglalaro kami doon sa Lupon Ragnarok. Oo. Oh. Eto, shoutout pala kayo, ano, kay Chico, kay Mix Tabernilla. Shoutout sa'yo. Chico, ako po. Chico. Ready ka na ba? Kasi contest mamaya. Ay, mamaya ba? Ay, pala. Teka lang, may pambato kami dyan, Shempards. Yan, pambato natin yan, mamaya. Iiwan pa rin sa akin yung pangalan para matunogan na natin kung sino yan. Oh, Yawi Esports dito, NXT, number 2 Pilipinas, guys, with that Supreme badge. Naku po, grabe naman yun, mga bestie, talagang palaban talaga ang mga players itong dalawang to. Pero heto na tayo, welcome to the Land of Dawn, game number 1, NXT Predator Solid versus Archangel. Pakilala lang namin ito mabilis for NXT Predator Solid, Chester dito for Natalia, H2O naman for Claude, Rene J for Cho, Yawi Esports for Kufra, and MB for Athams. Ito naman sa ating red side, yun ang Archangel, kaya kayang gagamit ng Kaja Saks na naman para sa isang XB East. Ooh, grabe naman yun si Kuya Chester natin. Medyo naligaw. First blood ka dito for Archangel, and Ninja Kill ang gagamit ng Grok Sakuragi naman for this Bruno. Grabe naman mga bestie wap. Medyo sabagay. Pagka ganito, NXP Predator Solid ang lumalaro, sanay na akong na-first blood sila. Pero nga lang before, si Rene J ang kadalasang unang nga namamatay. Ngayon, nag-iba nga lang si Chester. Pero at least, isang team pa rin naman yan, syempre. Yun yung kinagandaan ng pagkakaroon ng ano eh, ng Johed sa lineup. May kumbaga, pag namali ka ng posisyon, automatic ejector agad para sa kanya. Pero grabe dito si MB, sobrang tapang lang din naman. With the thumbs mga bestie wa. Pero kita natin dito for this NXT Predator Solid. Hindi pa nila nakukuha yung buff dito. Pero anyways, Yawi Esports, double kill Memshi! Flicker plus a bouncing ball. Damage is real agad. Yawi Esports nga po pala, pangalawa sa Pilipinas na top na gumagamit ng Kufra sa ating liga. Yun, kaya nga tama dyan Ate Shanti. And for this time, kumukuha na naman ng buff in invade pa nga. Ayun, naku, pero hindi yata uubra. Pero nakuha ni Rene J, but still a kill. Mga besties, mukhang damay na rin ito. Si Yawi Esports trying to escape, but it's too late for some backups for NXP Predator Solid, mga bestie wap. So, medyo alam ng Archangel laruin kapag kakalaban nila ang NXP Predator Solid. And just to remind you, halos rematch to, no? Tama ba? No, ng finals ng Just ML Cup. Ayan, so sila rin ang nagharap nung Just ML Cup. So this nagkaharap ulit sila. Kung magkabisado nila yung mga, ano nila, kabisado nila yung isa-isa. Pero anyways, mga kaibigan, eto na si Rene J. Hoy, nice flicker out para kay Ethan natin dito. Pero nga lang, H2 dito, tumatakbo lang din naman. Pero it's gonna be a 4 versus 4. Buhay pa rin si Ethan dito. And H2, mabipilitan ng tumaka. Ala, grabe naman yun! Inikot na at nag-dive sa tore, mga beswap. And that is going to be a kill for this NXP Predator Solid team. Pero saksa dito, wala killing spree na. Nakapati pa na isa. Pero Yawi Esports again with his third kill para sa ating laban. Rene J against 2. Samama ba dito si Kuya Yawi natin? Medyo na late lang din naman for the backup dito. Pero sa may bandang likod, grabe nga dun. Tuloy-tuloy yung laban. Grabe, punong-puno ng action mga bestie hop itong dalawang to. Nakita nyo naman, ni talaga nga alo sa umabot yata ng 4 kills for both teams dun or 3 kills each kung sakasali, nabalik-balikan na at napakatagal ng engagement sa nakita nyo ngayon mga bestie up. And for that, ganyan mga gusto nating nakikita nyo. 3 minutes pa lang, punong-puno na ng action. Wala pa nga nababasag na tore, nadudun na agad sila sa pagitan ng tier 1 at tier 3 towers. And for this, first turtle of our game is now up at mukhang uunin na to na NXP Predator Solid. Dito sa NXP, actually, lamang sila na isang kill lang dito for their team. Pero kung mapansin natin sa gold, malaki na agad yung kalamangan nila against Archangel. Plus a turtle objective para sa nilang team. Pero anyway, 6-5 pa rin naman ang ating score for Archangel as much as possible since hindi sila nakakuha ng turtle. Pero ito, kita natin dito mukhang si Kuya Iso natin ang mapapatay and Rene J getting a kill for NXP Predator Solid. And going back sa ating thought, kailangan makahabol dito in terms of third push ang Archangel since umaangat dito ang NXP pagdating sa pagpatay. Oho, tama dyan Ate Shanti. And for this mga kaibigan, naayos
lang natin yung sounds, mga bestie, wa, para for in-game sounds. And mamaya-maya, okay na yan. Direct Popey got this. Pero ito sa bilang banda, si Saksan. Naku po, napatay lang din naman. Ito pa, si Yawi Esports. Nabigyan, mga besties. Naku na, doon na lang. Sa dinami-dami ng lugar na pwede kang ma-lockdown. Doon pa sa may tower, kumbaga. Talagang free hit sa'yo yun. Sinalam, no? Oh. May pantakas ka, pero nasaktuhan ka nila ng wild charge. But anyways, kita natin dito for this match. Talagang, ano eh, hindi mo alam kung sino lamang pagdating sa umpisa. Yes, lamang dito NXP Predator pagdating sa gold. Pero kung pagdating sa teamfight, lumalaban din dito yung Archangel. So, hindi natin masasabi kung sino ba talaga ang unang makaka-wipe art or unang makakatapos ng objectives dito para sa ating laban. Mm-hmm. Ejector naman. Para kay Eason dito, that is going to be against MB. Nagamit na ng Vengeance, pero ito na yata ang inaantay natin. Na si Galot sa ating dalawang teams. MB dito halos wala ng buhay plus unstoppable force. Nako, ang nakaldagan doon ay si Awi Esports, pero sa may bandang likod si Rene J for the backup lang din naman. Napatay dito ang marksman ng Archangel, pero hindi pa doon matatapos, mga kaibigan. Doon nga lang, wild charge para kay Ninja Killa and another one ultimate para kay Saksa, pero yun nga lang, hindi pa rin sapat. Rene J here with the Jit Kundu, pero nako po, nice knock up there. Dalawa ang nakuha nila, 2-for-1 trade, another one. Makakadamay pa ba? Pero hindi, mga wala na tong buhay. Try natin sa sandwich tech yata, pero si Rene J, naku po. Rene J nga to, pag ma-asim. Uy, naku po, naipit na. Narangan pa. Si Chester, napaganda. Napaganda. Napaganda pa nga yung Guardians Barrier ni Chakila para sa kalaban nila. Pero anyways, 10-8 ang ating score. Grabe yung bakbakan dito. Bakit yung tinapos yung clash? Okay lang naman sa akin kahit mag-clash tayo buong araw. Wala namang problema. Kahit na punong-punoy na lang ng action. To 5 minutes pa lang to, ha. Mga bestie wap, halos 10-8 na agad o 18 kills na agad ang naitala dito sa ating mapa. So, mapaganda nga ng laban. Ito na, okay na. May rinig na akong sounds. Ako din, may narinig na, may liwanag na buhay, guys. Parang yung black and white naging colored na. But anyways, this is the second turtle. Para sa ating laban ngayon, for Archangel, sinisimulan na lahat ng objective. Ay, naagaw ni Kuya Yawi Esports natin. Totoo yata na meron siyang inspiration. Nakasama dito plus the Faker. Tyrant's Rage para sa kanya, pero sinamahan natin naman dito ng Last Insanity. Coming from this XP, pero not enough damage dito for the AA squad. Saksa dito, napatay pa, pero sa may patalikod. Ezol goes in for the dive, giving him a double kill. MP dito, together with Chester. Hala, si Kay ang kunat ng join, mga beswap. So, buhay pa rin dito si pari Eason natin, ang Archangel. Oh, tama ka dyan, Ate Shanti. At ito na nga, tatlo. 3-4-2 trade ang nangyari doon, mga bestiwap. So, yes, nakikita natin na lumalamang ang NXP Predator solid pagdating dito sa map of vision and the map control against Archangel. Pero for Archangel naman, they make sure to it na nakakabawi man lang sila kahit sa patayan man lang muna. So, at least, slowly but surely, nasa-shutdown naman nila kahit papano ang takbo ng NXP Predator Solid. Kasi if you're going to take a look kung baka wala silang kill dito against NXP Predator Solid, baka napakalaki na ng lamang ng NXP siguro. Pero at least dahil sa nakakabawi sila pagdating sa kills, ito na si Rene J naman. Ayun, talagang speaking of pagbawi ng kills, talagang nakakabawi. Yung Esports pasok na lang din, mga kaibigan, pero mukhang di-disengage na lang muna. Maganda ang pwesto dito ng Archangel. Another one ejector na naman para kay Yawi Esports. But here comes Chester. At Kiki, walang buhay dito. Pwede yata i-blazing do it, pero hindi. Normal attack na lang. Mga kaibigan, H2 dito, medyo malalim na. Naupo, pwede patayin. Baristo, no. Sa Uragi dito naman. Under the turret has been taken down as well. Dalawa na anda pa. For Archangel na naman, H2 damay din. 3-4-2, trade tayo dito. Pero hindi pa rin tapos ang boxing, mga bestie wap. Tuloy pa din si Yawi trying to escape, no? Ay, naka-flicker out dito si Baris Laksa natin. Pero ito na, baka counter Eric Predator Solid. Hindi pa rin talaga tapos. Si Kuya Eason natin dito, naka-ready lang din naman. Pero disengage para sa kanya. At gaya na sinabi natin, guys, mainit ang dalawang kuponan natin ngayon. Ay, nice! Grabe naman talaga ang instincts doon ni Kuya, pangalan nito, Kuya Rene J natin with the Cho. Flicker A plus sa Jit Kundo, automatic kill para sa kanila. Top farmer para sa ating laban is this Claude with 5.7k gold. Pero for Archangel, nandun yung ano nila eh. Nandun yung hindi nila binaburst agad lahat, hindi nila binabato lahat sa isang player lang yung mga skills nila. Actually, for this Kaja, possible siguro na abangan niya kung kailan lalabas yung Natalia tsaka niya Hilaen. Exactly. Pero guys, ang sakit na dito ng isang Cho, that is the Blade of Despair agad for his item. Kaya nga, direkta niya naman na kagad dito. At sa nakikita natin din kay Cho, napakalikot o napaka-agresibo din talaga niya gumalaw dito against the Archangel. Medyo nahuhuli nga lang siya, pero yun nga lang, ito naman sa bilang banda, nadali si MB. Speaking of paghuli, ayun, Vengeance has been popped. Umulti na lang din, mga besties. Alam niyang wala nang kawala. And yun, may trade din sa top lane, mga besties. Medyo maganda nga lang ang trade ng NXP dahil close enough na sila sa tier 3 tower sa top lane.
kill at saka kumbaga kill at saka turret para sa kanila. Mas lumiliit yung mapa dito ng Archangel. Actually, problema dito for Archangel, ang pinaka nangyayari is pagdating sa team fight or bago makapatay dito against NXP, kailangan apat sila, dalawa sila. Like dito for NXP Predator Solid, meron at merong isa or dalawa na nakakapag-split push para sa kanila. Titingnan natin in terms of turret objective dito for Archangel, isa pa lang ang kanila nasisira dito, and for H2, ngayon pa lang siya nagkaroon ng golden staff, pero kanina napakasakit na niya agad. Kaya, pero anyways, ano? Yawi Esports talaga nga saktong-sakto lagi dito ang kanyang pagkakapasok sa aksa dito. Wala nang Viraga armor, and that is going to be a kill secured para dito sa isang Claude ng NXP. Kaya nga, medyo na-delay lang ng konti yung cooldown ng kanyang flicker. Ngayon pa lang, nag-cooldown ng kanyang flicker, pero patay na siya mga besties. Medyo nahihirap, mahirap nga lang yun. Isang ulti lang ang ginamit ni Yawi. Sure kill na agad ang expert doon. Pero eto mga bestie wapa, good news muna tayo. So far, what we have right now is 4.8k viewers. Okay, so pag umabot tayo ng 6k viewers, mamimigay tayo ng additional 500 ulit. So 1.5 na ang total na diamonds na pamimigay natin. Ang unang goal natin, 2k. Diba? Eh napaka-basic yan sa mga viewers at supporters natin. So pag umabot tayo ng 6k mga best of 6k viewers, another 500. So tatlo na. Tatlo ang mananalo kung sakasakali. Pero so far ngayon, ilan bang shares tayo? 533. Dalawa muna ang pamimigay one natin. Oh, dalawa na muna pamimigay namin, syempre. Pero pag mabot tayo... Sige, ako mamimigay niya. Ako magbibigay, ha? Ikaw si Direk Joma. Uy, si Direk Joma pala yun. Bigla may sumisip. Nakabantay pala yung ano natin, Financer. Pero anyways, mga kaibigan, 1915 natin scored 10 minutes and 30 seconds in third game time. Lord is now up for this NXP Predator team. For Archangel, medyo delikado if ever kapag kayo kukontest nila. Pero there's a possibility na maagaw nila because they have the crack para sa kanilang lineup. Pero anyways, dito si Chester, tamang words lang din naman for this NXP Predator team. Actually, ginagawa, uy, pumasok at nagpakita mga best swap dito. Siguro pwede na rin bait para habang nangyayari yun, nakapag-objective dito ang NXP Predator Solid, and that is the Lord. Pero naramdaman lang din naman dito ng Archangel na sinisimulan na yan. Yawi Esports, ano dito, nakabalik tayo. Wave the Dago dito para kay paring Relic J natin, and that is going to be a kill para sa kanila dito. Naiwan din si Kuya Keke natin, minus one pa, isa pa si Sakuragi doon. So wala na free hitter dito for this Archangel squad. Ninja Killer and this XB ang natitira buhay for the Archangel. Drama ka naman dyan, and the Lord is open dito for NXP Predator Solid. Pero si Rene J naupo, medyo malalim-lalim, masim-masim. Pero hindi ka kayaanin, wala silang pang-hold dito for this show na tumitipi pa sa kanilang pagmumukha. Yun pa, pumasok at sumisticker pa. Sige, yari ka ata, lalabanan, wild charge. Pero whoop, naupo, nagkamali ng konti. Nakakas po. Nakatakas pa si Rene J dito. Plus sa Lord dito para sa side ng NXP Predator Solid. Actually, sa ano, sa ginagawang nga laro dito ng NXP, parang sobrang bilis nilang kumilos. Oo nga, no, sa bagay, isa sana nibago tayo dito. Kasi buong 5 minutes pa lang din kanina nung game natin, punong-puno na ng action, eh, dami ng patay na ganap. And for that, hindi na nabigyan ng pagkakataon yung Archangel na makabasag man lang. Nakabasag sila, pero iisa lang, hindi na nadagdagan ang nabasag nilang tower dito against NXP Predator Solid. Knowing na ang Archangel po, the reason why na direct invite sila dahil sila po ang champion ng ating Just Ember Cup previous season. Oo nga pala. So, kumbaga sila yung defending dito sa ibang tournament natin kung saan nakalaban din nila yung NXP Predator Solid. Pero anyways, for Archangel, na-defend nila agad dito. Ang unang Lord na binagsak kanila ng NXP Predator Solid, pumasok dito si Chester, pero disengage na para sa kanila. Pero dito naman si Renegade pumasok kasi nga lang nahila dito ulit yung Judgment Wave ng Dragon para sa kanya. Pero not enough damage. Flicker A plus Tyrant's Rage para kay Yawi Esports. Naku, may kanya-kanya buhay na po sila. Hindi makapasok yung tatlo. Cover NXP Predator Solid, at dahil dyan, patay ang dalawa ng kanilang team. Exactly. And for this, naku po, this might be the opening for Archangel. Ang malas nga lang, wala silang Lord na pwedeng makuha ang objectives other than to push this other side lanes nila mga bases. Pero heto na, si Iso, nakita si MB. Dagdag na yan, sama na sa listahan ng mga utang, mga kaibigan. Mamamatay yata. Ito na, walang kawala. Kakampi mo na lang sarili mo. Iniwang ka na ni Natalia na dito sa Gately. Pinanood na lang siya. Wala na rin magkakawala. Kaysa madamay pa si Natalia. Diba? Magpanggap ka na lang na hindi mo nakikita yung kaampi mo. Oo, kunwari, literal na halaman. Wala kang nararamdaman, wala kang nakikita, wala kang emosyon. Pero anyway, si Chester dito na pakita mga best. Uy! Naku, nagkamali na liko. Bigla liko mga best. Pero ay! Naku, si Kuya Isol, medyo lumagpas. Nagkamali ng parking lot. Pero anyways, Chester dito, gangster na gangster. Para sa kanya, Natalia, with that 626KTA. Mga best swap, talaga nagbibigay lang siya ng map mission dito for this NXP Predator Solid Squad. Actually, for Archangel, ito yung perfect opportunity.
opportunity para sa kanila kasi from time to time yung LXP dito nagkakaroon ng errors, nagda-dive in sila, pa isa-isa silang pumapasok. So ito yung chance para makahabol si Bruno in terms of gold. Exactly, tama ka dyan mga bestie wap. Ito na, 6K viewers na tayo. Shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, for this, tatlo na ang 500 diamonds sa pamimigay natin. Tatlo na ang magiging winner nun. At pamimigay namin yun ni Ate Shanti pagkatapos, or before we end this stream, before we end this day, mga best. Pagkatapos ng game number 3, if ever, mga best. Pero syempre, heto na muna, bakbakan lang din, mabilis Kiki dito, wala ng buhay. H2 ang una yata maging casualty, but it's a no, nakatakas lang. Kiki na nga talaga, mga besties. Pero si Ninja Killa trying to escape with his Grok. Pinasok ni Yawi and another ultimate as well. Renny J, backup lang din, follow up sa abilang banda. Ayun, ang kanilang kakampe for Chester na shutdown lang. Naupo, 3-on-4 ang boxing. Minus 1 pa mga beswap, isun dito, napatay na rin. And that's going to be a 2-4 para sa ating laban ngayon. Last insanity, grabe na yung saksa dito habang si Sakuragi nagpapatulan din naman kanyang bola. Bumila siya ng Berserkers Yuri pero hindi na kinaya dito. Blazy, do it para kaya paring H2 natin. Nakapatay dito si Renny J and saksa dito ang natitirang buhay for this Archangel squad. Papi Renny J natin, nandun lang din naman si Getty. Hang! Yeah, kamuti ka pa mamatay na nga, asar lang din. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kumbaga, yun, nakapatay na nga. Mga bestie wap, naglupang hinirang doon sa loob ng Archangel base. Mga besties, sa talagang standing strong. Oh, naupo, yun, dali. Beautiful shutdown to para sa Archangel with a double kill para kay Saksa. Pero tuloy pa din MB with Ninja Killa, Kiki, and Eason. Naupo, inahabol nito. Chase down offer na to, mga bestie wap. Meron yata ang ejector. Ejector mo si Ninja Killa. Pwede din sana ng unstoppable force kung abot sa range. Pero anyways, pero sinabi natin, sa nangyaring yun, ang taas opportunity sana na NSP Predator Solid na makasira kahit isang inhibitor. Hindi pa, no? Archangel, pero pinilit pa nila makapatay dito or ma-wipe out yung Archangel squad. At dahil dyan, matagal pa bago mabuhay dito si H2 at buhay na ang pangalong lord sa ating laban. Sa Archangel, kailangan masecure nila to. Although merong Natalya na pwedeng sumingit dito at likuran isang Bruno si Paris Sakurago natin ang may hawak dito ang bola. Kailangan po anyways, force na. 21, yes, kailangan full force dito ang Archangel. Nakaabang dito si MB, si Natalya sa may banda likod. Pero tignan natin dito sino makakuha. Lord! Lord! Oh, nakuha ni Kuya Yao Esports natin. Parang third and love naman kanina. Jinkundo dito na naman ang dalawa. Patay lang naman dito si Kuya Eason natin. At naisama pa si Saksa Sakuragi for 3. Double kill dito para kay MB natin. Dalawa ulit. Ano dito ng buhay for Archangel? Tatlong mahabol kay Ninja Killa. Isa naman para sa Kaja. Plus a Lord para sa side ng NXP for this game number 1. Grabe, mga bestie wap, very intense Lord ang pinakita ng Archangel, pero medyo nakita lang ng error doon, parang tinipid ng Archangel yung mga skills nila or napaaga yung last insanity ni Xborg, mga bestie wap. But for this 22-29 ang ating score. Naku po, kakatok na yata ang NX Predator Solid by this time, pero here comes, oops, ayun, Yawi Esports. Si Eason buhay na rin, mga besties, pero yung base, naku po, yung base, congratulations to NXP Predator Solid. Grabe naman mga bestie wap, para beautiful match, punong-puno ng aksyon yung laban, talagang nagkakaroon ng rivalry itong dalawang to. Pero mas malupit dito